Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang posibleng makalaban ni Naoya Inoue sa Super Bantamweight. Sinabi na rin mismo ni Inoue matapos niya talunin si Paul Butler at maging undisputed. Tuluyan na niya bakante ng titulo sa bantamweight at umakyat ng division. Binanggit na rin niya ang tunay na target sa 122 pounds. Ito si Morodion Akmadaliev na hawak ang Unified WBA-IBF at si Stephen Fulton na Unified WBC-WBO. Pero bago ito makalaban ni Inoue, kailangan din magdepensa muna ng titulo si Stephen Fulton. May naghahamon nga po kay Stephen Fulton mga tol. Ito si Rais Alim ang tumalo kay Magic Mike Plan niya. Ayon kay Rais Alim, tinawag niya na duwag at nagtatago sa longga si Stephen Fulton. Kung tunay daw na malakas si Fulton, kailangan niya pumirma ng kontrata para labanan si Rais Alim. Ibig sabihin kung sakaling manalo si Rais Alim, ito na ang mag-aabang kay Naoya Inoue sa Super Bantamweight. Kung titignan kasi sa ranking mga tol, number 2 si Mike Plan niya sa WBO. Pero matapos matalo si Plan niya, sigurado si Rais Alim ang papalit sa number 2. Habang number 1 naman si Luis Neri, kaya pwede rin maglaban si Luis Neri versus Rais Alim para sa mandatory ng WBO. Pero marami ang nagsasabi mga tol, madali lang umano kay Inoue ang Super Bantamweight. Magandang division daw ni Inoue, subukan niya umakyat sa lightweight division para makalaban niya sina Lomachenko, Shakur Stevenson at si Tank Davis. May tangkad si Inoue na 5'5 kasing tangkad lang niya si Tank Davis, kaya posible daw kakayanin ni Inoue ang 135 pounds. Sa ngayon lumalaban po si Inoue sa 118 pounds katumbas ng 53 kilogram. Kung sakaling umakyat sa 135 pounds si Inoue, kailangan lang niya ng 8 kilos para makarating sa lightweight division 61 kilogram. Ibig sabihin kailangan pa madagdagan ng 8 kilos si Inoue para makarating sa lightweight division. Pero ang problema dito mga tol, madadala ba ni Inoue ang lakas at bilis niya sa lightweight division? Ito ang isang bagay na nagawa ni pambansang kamao, kahit umakyat ng division hindi pa rin nagbago ang bilis at lakas. Umabot pa nga hanggang welterweight. Kung sakaling magawa rin ito ni Inoue mga tol, sigurado marami ang bibilib sa kanya. Sa ibang balita naman, Tank Davis tinanggihan ang rematch kay Pitbull Isaac Cruz. Kailangan daw labanan ni Pitbull Isaac Cruz si Rolando Romero. Ito ang isang pinatulog ni Tank Davis. Sinabi pa ni Tank Davis na may kakilala daw siya na hindi papalag kay Pitbull Cruz dahil mahina ang panga. Nagpaparinig si Tank Davis kay Ryan Garcia. Ito ang sinasabing hindi papalag kay Pitbull Cruz dahil mahina ang panga. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na update mga tol. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po.